Halo, halo sa inyong lahat. Ayan, maglalaga ako ngayon ng... Hindi, isasain ko muna itong malagkit. Kasi gagamitin ko to sa aking ginataang bilo-bilo. Lagyan ko siya nitong ano, ng black rice. Hindi, brown rice. Hahaluan ko siya nito. Para yung, ano, yung bigas, magkulay, ano din siya, magkulay ubi. Hahaluan ko siya ng kahit konti lang. Para pag naluto na siya, magiging ubi na lahat ng kulay nila. At ngayon, babalatan ko na itong aking saba na ihahalo ko sa aking ginataang bilo-bilo. Ngayon naman, babalatan ko tong aking gabi. Tapos meron ditong kamote. Kamote at gabi ang ihalo ko dun sa panghalo natin doon sa aking bilo-bilo. Babalat muna natin to. Habang nagluluto, nanonood kami ng 10 Commandments. Parang ang lambot na nitong kamote. Luma na kasi ito siguro. Matagal na ito na ano, nabunot. Yung voices yun ah. Okay, makapangyarihan pa rin siya.
Sino? Si Moises? At ngayon naman, babalatan natin itong gabi. Tawag nito sa amin ay bundo. Isa lang yung nilagay ko kasi sobrang mahal ng kilo ng gabi dito sa amin. Ito lang ilalagay. Isa lang ang niyog na binili mo. Wow. Parang ang dami ah. Saan ka bumili? Lagay ko. Bali, ano lang. Meron lang siyang saging, kamote, tapos ito, gabi. Yun lang yung halo. Sa aking ginataang bilo-bilo. Dati nang maliit pa ako, uso yung magasin mo. At ito na, pakukuluan ko na yung kamote at yung gabi. Tapos mamaya, ilalagay ko na itong saging pag lumambot na yung gabi tsaka yung kamote. Kaya pakukuluan ko muna to. Ito yung pinakulo ko dito, yung unang, pangalawang piga pala ng gata. Kaya lutuin ko muna to. Tapos ito, ilalagay ko rin to mamaya yung sago. Pinalambot na to kanina. Ito na yung pinaniluto kong yung malagkit. Ayan, di ba? Naging kulay ubi na silang lahat. Naghalo na yung food.
Ayan, dahil malambot na yung kamote tsaka yung gabi, nilagay ko na rin yung aking saba para maluto na rin siya. At isusunod ko na dito yung ito, nilagay ko na yung kanin na malagkit na kulay ubi na. Tapos kunting luto na lang, malapit na po ito matapos. Ngayon, idadagdag ko na yung aking sago na pinalambot muna kanina. Nilaga muna siya para lumbat. Ihalo na siya dito. Tapos kunting pakulo na lang dito. Dadagdag na natin dito yung sugar. Ayan. Halo-halo lang ng konti. Tapos ngayon, dadagdag na natin yung ating ano, idadagdag ko na dito yung kakang gata. Yung gatang ano, yung unang piga. Dadagdag ko na siya. Kasi ang pinalambot ko dito, yung pangalawang piga. Kaya ngayon, ang idadagdag ko dagdag kakanggata ang idadagdag ko dito. Ito ibig sabihin ng kakanggata yung unang piga, yung malapot siya. Kunti lang yung tubig na nilagay ko na ginamit para tigain yung gata. Tapos eto na, kunti na lang to, malapit na siyang maluto. Kaunting pakulo na lang kasi kailangan maluto muna yung gata. Tapos ready na po siya. Pwede na siyang kainin. At eto na, luto na po. Ito na, luto na siya. Ang lapot. Yummy, yummy. Yan. Dito kasi sa amin, din dito sa probinsya namin, nakagawian namin magluto ng, ano, lugaw tawag dito sa amin eh. Nakagawian namin magluto ng lugaw pag mga Holy Week. Kasi parang ito lang yung kakainin mo ng buong araw. Ang pinagkaiba lang dito sa amin, dito na kasi kami, wala na kami dun sa probinsya namin. Dito kasi nauso dito yung nilalagyan ng sago, pero sa amin talaga, as in yung kamuting kahoy, tapos yung sweet potato, gabi, yung gabi na yung bundok tawag dun sa amin, yun lang talaga yung mga hinahalo, yun talaga kakainin mo na sa maghapon, yung tawag nila na puasa, para sa aming mga katoliko. At ito na, kakain na kami, maghahain na tayo, matitikman na kung ano ang lasa. At ito yung masarap. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. Thank you so much po. At sana naman po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel. Thank you so much!